So, kasama pa rin natin si Sir Marlon. Pag-love vlog na natin to. Nakadami na tayo. Parang one week supply ko na to, Sir. Anyway, so, explain lang natin nang hiwalay yung co-management system. Kasi, yung mga iniikot natin branches, like, galing tayong Limay ngayon, ito, Pilar, tapos ito, Hermosa, tapos Urani, tapos may Abukay pa tayo, may Lubao pa, so, iba din na natin mapuntahan ngayon, sa next week siguro. So, lahat ng yan, under co-management system. Okay, so, sir, paki-explain nga yung, how does it work, yung, mula management, finances, tsaka yung pagmo-monitor, sir. Actually, ano po kasi siya, no? Yung basic lang naman po, no? Bali, gross sales ng tindahan, tapos less operational expenses, sumakuha natin net income, and then 70-30 po. So, 70% is mapupunta kay investor o yung pinakamayari, and then 30% po sa management team, yung tayo po yun. No? So, sige, sir, i-concretize muna natin yan, ha? So, kung nag-gross ka ng, let's say, 100,000. 100,000. Isang buwan. So, may expenses ilalas po natin yung, for example, 50,000 yung expenses natin. Okay. So, yung 50,000 po, divide natin sa, 70-30. Okay. So, yung ano po, mahina po sa mate. Oh, yung 70% ng 50,000 sa inyo po, 50, yung 30% sa amin po. Okay. Sabi ko nga kay Sir Marlon, parang malita tayo yung 30%. Pero okay na rin naman kasi... may mga tao naman si Sir na minomonitor lang naman, di ba? Pero mahirap din ginagawa ni Sir, ha? Imagine mo, iikot yan. So, yun yung sa finances, Sir. Sa manage naman, in case of mga strategies, pwede rin sila mag-suggest, Sir. Yes, ba? Pwede naman po, basta yung akuma lang dun sa ano natin. For example po, dito sa Orion, no? Sa Urani, parang merong suggestion yung may-ari na maglagay ng ganito. Kung kaya naman po at kung pwede naman, kung magmamatch naman po siya, pina-allowed naman na po natin. Uh-huh. So, ganun po tayo ka-flexible. Ganun tayo ka-ano. Uh-huh. Ganun ka-ano yung terms natin in terms of pakikipag-socio sa mga investors natin. Uh-huh. Ano lang, Sir, meron lang mga limitations like yung uniform, hindi pwedeng palitan yon. Yes, yung design, yung interior, ang ganda kasi ng interior, hindi pwedeng palitan. Yung color, hindi natin pwedeng palitan yan. Hindi po yan. Tapos po, ito po yung isa, every Sunday, automatic. Church day po namin. So, sayad sa gusto niyo po. Non-negotiable po. Sayad sa gusto niyo, sarado po kami ng Sunday morning dahil church day po natin. So, yung iba naki-queue up, ikaw, pwede po bang off na Sunday? So, at least si Sir Marlon, maluwag doon sa Sunday. Para kay Lord naman yon. Okay. So, yun yung isa, sir, diba? Tapos yung mga pera naman, sir, kasi like yun, pinuntahan natin yun, dalawa sila nagtitinda. Tinanong ko rin kay Sir yung pagre-remit. So, meron ka palang lumalakad na. May umiikot po, every day po, may umiikot pong supervisor para kunin yung mga savings nila. Oh, galing. Tapos nire-report. Para for safety na lang din po. Tapos meron mga receiving at ano po yan. Kasi daily po kasi ang report din natin sa mayari. Actually, ano po siya, may report tayong 15 days, 15:30. Kasi yung nakukuha po kasi yung income ng mayari at the end of, ng 16th of the month and 30th. First day po ng the following month. Kasi yung 30 po hanggang gabi yun. So, hintayin natin yung makuha yung sales na hanggang 30 ng gabi. Okay. And then, so, dun na po natin i-less yung mga operational expenses, yung pasahod na hanggang 15. Then, kaya dalawang beses po nagre-remit yung management. So, di-deposit na lang sa mayari? Opo. So, every 16 po is neto na yung pumapasok sa kanila. So, every 16 and every first of the following month, yun na po yung income nila. So, wala na pong nababawas doon dahil na-less na natin yung pasahod, operating renta, lahat na po. So, malinis na po yun. So, dun natin nagde-determine kung gaano kabilis ma-return yung investment. For example, 6 months, nakapag-deposit kami ng mga 100K, 200 or 250,000. Bawi na siya halos, ganun po. So, the rest, tubo na lahat yun? Tubo na lahat. Kasi even po yung mga gamit nyo, sa inyo na po eh. Lahat ng gamit na nasa store, sa inyo po, wala po sa management. Okay. Yun po yung ano niya. Hindi po kagandahan. Actually, makalahati mo lang, or maka 150,000 ka lang within 3-4 months, bawi mo na po eh. Kasi yung mga gamit mo pa lang is ano na eh. Sa inyo na yun eh. Alright, ganoon. So, ibinabalik pala agad sa inyo yung kikitain nyo ng 15th and first nung succeeding month, okay? Then, everyday, para safe na rin, may kumukulekta, umiikot sa mga branches, sa dami ng branches, iniikot pala lahat. So, yun yung under co-management, okay? So, basta trabaho nyo lang po,
magbigay lang kayo ng punang kaya sa franchise, no? Si sir, tatayuan namin kayo ng business. Tatayuan namin kayo ng business, okay? So, for the meantime lang po muna ngayon, medyo nag-stop muna tayo kasi nga, inan lang natin, nais lang natin lahat. Kasi ayaw natin mag-rush na, well, sabi nga namin, kung selfish lang kami, kukunin namin. May kliyente tayo. Sobrang dami po. Okay, alam, gusto rin natin na kumita talaga yung negosyo. Kaya tumututo talaga kami ni Sir Marco. Okay? Alright, so ayan ang under co-management system. So, lahat ng mga OFW o kahit hindi OFW, dito ka sa Pilipinas, meron kang pera, so gusto mong ilagay sa business, so ito, tutulong ka namin under co-management system. Okay? Alright, so please share this. Thank you, sir. Thank you. Okay, so let's share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula dating buhay. Alright, so thank you very much, Gilly Bercy. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go, let's go.